Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Mga taga Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat na makakapanood po ng video reaction na ito, naway na sa mabuti po kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapamakan. Mga kaibigan, bilang mamamayang Pilipino at simpleng OFW na laging nag-aabang sa mga development na nangyayari sa ating bansa, nais ko po na magbigay ng komento at reaksyon, lalo na dito sa mga nakikita nating maling ginagawa ni Raffy Tulfo. Isa na dito yung kanyang mga pagbibintang, pag-aakusa at paninira sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Isa na dito ang PNP. Pero bago yan, nais ko na i-play po muna ang video at paliwanag at mga katanungan ni Attorney Claire Castro dito mismo kay Senator Raffy Tulfo. Kasi dito natin makikita mga kaibigan na halos lahat lamang talaga grandstanding. Ito ba ay early campaign na o masyadong mabilis ang pangangampanya naman, Raffy Tulfo? Lalo na yung nagpa-presscon ka, natalo mo pa yung isang pangulo ng ating bansa. Nakala mo naman ay lahat alam mo, lahat lang pala hearsay at wala ka naman na maipakitang ebidensya. Di ba? Play po muna natin mga kaibigan yung paliwanag ni Attorney Claire Castro para maintindihan natin ang lahat. Magandang araw sa lahat. Napukaw po ang aking pansin nung nagkaroon ng press briefing sa Senator Raffy Tulfo noong July 10, 2023. Marami din po talagang katanungan ang naiwan sa akin, lalo pat puro negatibo ang nadirig natin patungkol sa isinagawang pag-rescue o raid ng joint operatives mula sa NCRPO and PNPACG. So alam po natin kung ang mga sinabi ba niya ay naaayon sa batas o ito ay mga paratang lamang. Isa-isayin po natin. Now, marami pong katanungan na lumitaw sa aking isipan nung lumapit po yung isang Amerikano na victim po ng isang scout na galing po sa Pogo na ni-rape na po ng mga otoridad. And nakita po yung mga lapses and nakita po yung mishandled, paano yung mishandled ng mga otoridad itong kasong ito. Maliwanag ko narinig sa iyo na ang sabi mo ay nakita mo ang mga lapses at sinabi mo rin nakita mo ang pag-mishandle ng mga otoridad sa kasong ito. So, kung nakita mo ito, maaasahan ba namin na ikaw ay gagawa ng isang affidavit upang sabihin mo kung ano ang iyong nakita, kung ano yung mga pagkukulang na sinasabi mong isinagawa ng PNPACG habang ini-implement ang search warrant? Sinabi mo rin na nakita mo ang pag-mishandle ng mga otoridad sa kasong ito. Nakakagawa ka rin ba ng affidavit o salaysay na nakita mo yung pag-mishandle, allegedly, ng mga otoridad sa kasong ito? Katulad na halimbawa yung mga taong nasugatan sa loob, nagkaroon ng injury doon sa loob ng building. Nakita mo ba kung ilan sila? Nakita mo rin ba kung anong cause kung bakit sila nasugatan? Nakita mo rin ba kung paano ang sinasabing 48 na foreign nationals ay nagtangkang tumakas at tumalon sa bakod na puno ng barbed wire? Muli, sinasabi mo na nakita mo ang pag-mishandle ng mga authorities sa kasong ito. Pero alam mo ba na meron doong Human Rights Affairs Desk para mapangalagaan ang basic rights ng mga nasabing biktima? At nandun din ang representatives ng DSWD upang mabigyan ng pagkain, ng pangangailangan, yung mga na-rescue na victim. So paano masasabing nagkaroon ng pag-mishandle ang mga authorities sa kasong ito? Sana ito ay nakita mo para masabi mong totoong nagkaroon ng mishandle ang mga otoridad, lalo-lalo na sa mga tao sa loob. Kung hindi mo kasi nakita ito, hindi mo dapat sinasabi na ito ay nakita mo. Dahil pag sinabi mong nakita mo, ang ibig sabihin nito ay ikaw ay witness at ikaw ay may personal knowledge. Pero kung ito ay nabasa mo lang sa dyaryo, o nadinig mo lamang, o nakita mo sa video, hindi mo masasabing may personal knowledge ka. Kaya hindi mo masasabing nakita mo ang sinasabing pag-mishandle ng mga authorities sa nasabing kaso. Nakita ko rin po na kulang po sa coordination nung magsagawa ng raid yung ating anti-cyber crime group. Sinabi mo rin na nakita mo ang pagkukulang sa koordinasyon ng PNPACG nung nagkaroon ng pagpapatupad ng search warrant na inisyo ng korte. Pero alam mo ba na bago mai-issue ang search warrant, ay mga kaibigan, napakaganda ng paliwanag ni Attorney Claire Castro at masasagot kaya ito ni Senator Raffy Tulfo. Iniisip ko tuloy yung paghamon ni Attorney Claire Castro sa kanya kung siya ba ay makakagawa ng affidavit sa mga nakita niya, di umano nakita niya. Dito kasi mga kaibigan, lumalabas yung kayabangan ni Raffy Tulfo. Dito lumalabas yung paninira lamang niya sa ahensya ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa PNP mga kaibigan. Hindi ko lang talaga mahalos maisip kung bakit itong si Raffy Tulfo, napakainit ng ulo niya, no, sa mga otoridad, lalong-lalo na sa ating kapulisan. Bakit kaya? Ano yung dahilan?
dahil lahat na lamang halos ng tinatabugan niya yung pagkakamali ng ating otoridad, mga PNP, mga kaibigan. Kung nakikita ninyo dyan sa Rafitulfo in Action, kada ireklamong pulis, diba, ginigisan niya, hindi nga niya pinapakinggan kung ano yung mga paliwanag ng mga tinatanong niya na dapat ay hindi siya sinasagot ng ating kapulisan. Lalo na yung mga investigador, mga kaibigan. Kasi ayon nga kay Atty. Libayan, lumalabas at nasisira yung ginagawang pag-iimbestiga ng ating mga otoridad nang dahil sa Rafitulfo in Action na inilalabas na at sinasa publiko na yung mga dapat hindi isinasabi at nalalaman ng publiko para sa malinaw na pag-iimbestiga ng mga kaso. At dito, mga kaibigan, nakikita ko yung pagpa-presscon ni Rafitulfo ay pawang grandstanding lamang at parang nangangampanya na siya, masyado namang maaga ang pangangampanya. Rafitulfo, matagal pa po ang eleksyon, huwag kayong kabahan. Diba? At lahat na lamang kamalian ang ginagawa ninyo. Lalo na dyan sa Rafitulfo in Action. At itong pagpa-presscon muna ito, no, na ipinagmalaki mo lamang yung kano na tanga na nagpa-scam, diba? At binigyan mo pa nga ng 275,000 pesos o 5,000 US dollars na napakagandang itanong sa'yo kung ang Rafitulfo in Action ay isang foundation, ang kano ba o ang mga nai-scam ay kasama sa mga beneficiaries ng foundation na yan. O talagang pakitang tao lamang. Diba? Marami kasi ang nauuto, mga kaibigan. Marami ang nauuto at napapaniwala sa kagandahang loob daw ni Rafitulfo. Pero hindi ninyo alam, mga kaibigan, na ang sinisira niya ay yung pamahalaan, yung ating mga ahensya ng gobyerno. Kawawa naman ang ating kapulisan, mga kaibigan, na imbis maayos yung kanilang pag-iimbestiga sa mga kaso, ay ginugulo ng isang Rafitulfo. Senador pa yan, mga kaibigan. Diba? At ito, napakalinaw ng mga katanungan at paliwanag ni Atty. Claire Castro. Masasagot kaya ito ni Rafitulfo na ayon sa kanya, nakita niya. Nakita niya daw, mga kaibigan, di ibig sabihin na andun siya sa mismo kung saan nag-raid ang ating mga kapulisan. Paano niya nasabing nakita niya kung wala siya doon? Di ibig sabihin, hearsay lang lahat. Paninira lamang at pag-aakusa, mga kaibigan. Diba? Kawawa naman ang ating kapulisan na ginagawa nila ang kanilang obligasyon at trabaho. Pero sinisira lamang ng isang Rafitulfo. Ipinagmalaki niya pa yung kano na tanga na na-scam. Diba, mga kaibigan? Samantalang yung mga OFW, kapwa ko OFW, na nawalan ng trabaho ng dahil sa idea niya na total deployment ban sa bansang Kuwait. Wala man lang kahit 5 duling na nabalitaan tayo na ayuda mula sa Rafitulfo o mula mismo sa Rafitulfo in Action. Diba? At sa palagay ko, mas qualified naman yon na mabigyan ng ayuda kaysa dito sa na-scam na ito. Hindi ko lang alam kung ang Rafitulfo in Action Foundation ang number one na tutulungan nila yung mga na-scam na mga foreigners. Isa na dito yung kanon na ito. Kasi kung aanilisahin natin mabuti, mga kaibigan, mali talaga ang nangyayari. Lalo na yung lagi niyang sinisiraan ang ating kapulisan. Nagkakaawa, hindi niyo ba nararamdaman kung ano yung effort na ginagawa ng ating kapulisan? Sisirain lamang yung investigasyon na ginagawa nila sa mga bagay-bagay. Yung ginawang pag-raid, mga kaibigan, ginawa naman nila yung kanilang tungkulin. Pero bakit inaakusahan? Bakit sinisiraan? Tiyo ba? Sana ito ay nakita mo. Para masabi mo, totoo nagkaroon ng mishandle ang mga otoridad, lalo na sa mga tao sa loob. Kung hindi mo kasi nakita ito, hindi mo dapat sinasabi na ito ay nakita mo. Dahil pag sinabi mong nakita mo, ang ibig sabihin nito ay ikaw ay witness at ikaw ay may personal knowledge. Pero kung ito ay nabasa mo lang sa dyaryo o nadinig mo lamang o nakita mo sa video, hindi mo masasabing may personal knowledge ka. Kaya hindi mo masasabing nakita mo ang sinasabing pag-mishandle ng mga authorities sa nasabing kaso. Ibig sabihin, mga kaibigan, pawang pagbibintang lamang. No? Nagbibigay ng paliwanag, nagyayabang sa harap ng kamera si Rafitulfo. Pero malinaw na wala naman siya. Wala yung presensya niya doon sa isinagawang pag-raid. Pawang paninira, mga kaibigan. At uulitin ko, nakakaawa ang ating mga kapulisan. Ginawa naman nila ang lahat. Na naaayon naman sa batas yung ginawa nila. Pero bakit binagbibintangan, inaakusahan na merong mishandled na ginawa ang ating mga kapulisan? Bakit? Ano ba yung galit ni Rafitulfo, lalo na sa PNP, mga kaibigan? Sa palagay ninyo, bakit lagi na lang
na nakikitaan ng mali ni Rapi Tulfo ang ating mga kapulisan? Meron ba siyang galit sa mga kapulisan natin? Kahit okay naman yung ginagawa nila, kahit tama naman at sumusunod naman sila na naaayon sa batas? Diba? Itong mga katanungan ni Atty. Claire Castro, masasagot ba ito ni Rapi Tulfo? Kasi abogada na yung nagtanong. May alam na sa batas yung nagtanong. Bukod kay Atty. Libayan, na napakaganda rin ng mga paliwanag patungkol dito. Dahil lang sa merong pumunta na isang kano na tanga, eh, sisirain mo na yung buong ahensya ng ating PNP. Oo, meron siguro na mga nagkakamaling mga kapulisan natin. Pero mangilan-ilan lamang yun. Hindi sapat na dabatayan ang mga iyon para sirain mo ang buong ahensya ng kapulisan. Maawa ka naman, yung mga pulis natin na nagtatrabaho ng maayos, meron silang pamilya, meron silang pinupuhay, hindi sila umaasa sa ayuda. Inaasahan sila ng kanilang pamilya. Sisirain mo lang, hindi lang yung pulis ang sinisira mo, kundi pati na yung buong pamilya niya, yung mga anak nila. Nagtatrabaho ng maayos ang ating kapulisan, mga kaibigan, nang naaayon sa batas. Itong mga sinasabi ni Rapi Tulfo, wala naman siyang sapat na batayan batay sa paliwanag ni Atty. Claire Castro. Dahil nakita rin naman natin, mga kaibigan, noong nagpa-presscon siya, natalo niya pa isang pangulo ng Pilipinas, may pagmalaki lamang niya yung nagreklamo sa kanyang isang kano na tanga. Ano ang magiging kasagutan ni Rapi Tulfo dito? Abangan natin, mga kaibigan, yung magiging kasagutan niya. Kasi lahat na lamang pangako, lahat na lamang plano. Diba? Lagi niyang sinasabi na gagawa siya ng batas tungkol dito, pero wala naman. Meron na bang nagawa kahit isang batas si Rapi Tulfo sa mga pag-grandstand niya na akala mo ay kung sino? Hindi pinapakinggan ng mga resource person? Lahat na lamang mali. No? Ang mga ginagawa o paliwanag ng mga resource person. Diba? Ano ba talaga ang stand ni Rapi Tulfo sa bansa natin? Against siya ba? Against ba siya sa pamahalaan natin? Kasi yan ang nakikita ko, mga kaibigan, na parang, no, kontra siya sa lahat. Lalo na sa batas ng Pilipinas. Sino shortcut niya? Akala ko ba mambabatas ito si Rapi Tulfo? Pero bakit ang nakikita ko, nakikita natin, mga kaibigan, kung aanalisahin ninyo, ay hindi siya pumapabor sa kung ano yung tamang proseso, yung due process para sa mga kaso, lalo-lalo na sa mga idinudulog dyan sa Rapi Tulfo in action. Okay po, na una po sa coordination nung magsagawa ng raid, yung ating anti-cyber crime group. Sinabi mo rin na nakita mo ang pagkukulang sa koordinasyon ng PNP-ACG nung nagkaroon ng pagpapatupad ng search warrant na inisyo ng konti. Pero alam mo ba, na bago ma-i-issue ang search warrant, ang judge na assign na dinggin ang application for search warrant ay binubusisi ito. Dinidinig ng personal ang mga witness. At kapag naniwala siya na may sapat na basihan upang ma-issue ang search warrant, doon lamang siya magbibigay o mag-i-issue ng search warrant. So paano masasabing may kulang sa koordinasyon? Alam mo rin ba na sinabi na ni Justice Yusek Nicolas P. na ang impormasyon patungkol sa Pogo Las Piñas ay nagmula sa PAGCOR? Paano magkakaroon ng pagkukulang sa koordinasyon kung mismo PAGCOR ang siyang nagsabi sa PNP na mayroon silang nakuhang impormasyon tungkol sa alleged illegal activities na nasabing lugar? At dahil sa information na ibinigay ng PAGCOR, nagsagawa ng surveillance ang PNP-ACG. That's why I'm here to let you know na kami po, ang aming tanggapan, we will pass a resolution and a legislation para baguhin na po itong pulisiya sa pagkakandak ng rape, number one. Sa kapag meron pong na-rape na pogo, paano ba i-handle? Mr. Senator, meron na po tayong batas dyan. Meron na po tayong anti-trafficking in persons of 2OOV at meron rin pong expanded anti-trafficking in persons of 2012. Kompleto na po ito dahil meron rin pong revised implementing rules and regulations. Sa totoo nga lang po, ay meron na po tayong batas or procedure na pinapairal dito. Ang tanging na lamang po siguro kulang kung nais po ninyong malaman, yung paano ba ito maisa sa katuparan? Grabe, mga kaibigan. At kung aanalisahin ninyong mabuti yung paliwanag ni Atty. Claire, masyadong nakakahiya ang ginagawa ni Rapi Tulfo.
Lalo na yung mga paliwanag niya na ito na wala naman siyang binulat-lat, wala siyang ipinakita na ebidensya na di umano nakita niya. Na di umano ay merong mga lapses ang ginawang pag-rape. Diba? Sobrang nakakahiya. Meron ba itong mga advisors? Akala ko ba 100 yung lawyers nito? More than 100 lawyers na nakapaligid dito kay Rafi Tulfo. Pero bakit ganito ang ginagawa niya? Yan ba ang payo sa kanya? Sirain ang ating mga kapulisan? At hindi igalang ang batas? Malinaw sa paliwanag ni Attorney Claire na bago gumawa ng aksyon ng ating PNP ay mayroong pag-aaral mula pa sa judge bago magsagawa ng search warrant. Hindi niyo ho ba naiintindihan yon, Senator Rafi Tulfo, kung ano yung batas? O dapat talaga siguro na mag-aral ka? Tama yung paliwanag at suggestion ni Attorney Libayan. Mag-aral ka. Pag-aralan mo mabuti bago ka magsalita. Kasi senator ka, kailangan mo na gumawa ng batas, mambabatas ka. Hindi ka iniluklok ng milyon-milyon na mga tao na bumoto sa'yo bilang maging senador ka para gumawa lamang ng press con at sirain ang ahensya ng ating pamahalaan. Hindi ka ho ibinoto ng mga tao para sigawan ang mga resource person. Ibinoto ka ng mga tao para gumawa ka ng batas ng Pilipinas. At yung mga ginagawa mo na pagpapaliwanag dyan, sa harap ng kamera, sa harap ng press, panuurin nyo ho ulit kung tama ba yan. Kasi kung mapapanood mo ulit yung ginawa mo na pagpapreskon at aanilisahin mo ho yun, Rafi Tulfo, mahihiya ka siguro. At doon mo siguro malalaman at maiisip na mali na ang mga ginagawa mo. Kasi marami ng tao ang nakakalata. Ikaw ba ay pro-government o anti-government sa mga ginagawa mo? Parang wala kang concern sa mga kapulisan natin na ang tingin mo sa kanila ang liit at ang batas natin na halos hindi mo na igalang at hindi mo nga talaga ginagalang. Sinabi mo na may mga lapses yung ginawang pag-raid, na yan pala ay nagmumula pa, pinapayagan sila ng isang judge bago sila gumawa ng raid. Pinag-aaralang mabuti ng mga professionals sa pangunguna ng isang judge para mag-issue ng search warrant. Tapos sisirain mo lang sa pagpapreskon mo dahil sa pagmamayabang mo na marami kang followers, na maraming naniniwala sa'yo kahit mali na ang ginagawa mo. Diba? Katulad po nito, meron po tayong implementing rules and regulations of Interagency Council Against Trafficking. So dito po kompleto na po yung procedure. So kung ang problema niya po ay sinasabi niyong procedural lapses, nandito na po lahat. Siguro ang dapat na lamang pong gawin ay kung paano ito ipapatupad ng mga miyembro po ng IACAT. Mas maganda po siguro kung aaralin niyo po ito kasi para makita niyo po na mukhang kompleto na po pag sinabi natin kung standard operating procedure ay nandito na po lahat. Isa po rito sa mga procedure na sinasabi ko po ay maliwanag po sa batas. Ang sabi ko, letter C or paragraph C, coordinate when necessary with other relevant agencies to facilitate the successful conduct of the operation. Ang ibig sabihin po, ang pag-coordinate ay kung kinakailangan lang po. Pero dito po, sa nakita natin sa Pogolas Piñas, yung pag-rate po, maliwanag po naman na nakipag-cooperate sila at nakipag-coordinate sila sa PAGCOR. Meron din pong DSWD. So, ano ba kaya po ang kulang, lalo pat dumulog naman ang PNP-ACG sa korte para magkaroon po ng search warrant? In fact, again, ito nga po nakakatawa. Every time na meron pong nare-rate na isang establishment tulad nito, isang Pogo, na meron pong mga nagagamit na foreigners and Filipino alike sa Pangduloko, agad-agad, matik, lahat ng mga Pilipino na nandoon, pinapauwi, they are considered as rescued victims at binibigyan pa ng ayuda. Not thinking, hindi iniisip natin ang otoridad na yung mga Pilipino doon ay pwedeng kasampot talaga ng mga operators. Talaga po bang every time na kapag mayroon nahuhuli, ang mga Pilipino po ba ay tinuturing lang ng victim at binibigyan pa ng ayuda? Pag sinabi niyo pong every time, ibig sabihin wala pong Pilipino na nahuhuli at wala pong naaaresto para managot sa ginawang pangiskam. Pero parang hindi po ako sangayon dyan sa inyo. Dahil meron po tayong mga balita na meron pong nahuli. Isang Nigerian, kasama ang isang Filipina, na involved sa isang love scam. Nahuli po ito, pero yung Filipina po ay hindi naman po tinuri ng biktima.
hindi naman po siya binigyan ng ayuda. Imbes, siya po ay inaresto. Meron pa pong isa, tagal po ang nahuli sa Las Piñas dahil sa love scam. At meron din pong Filipina na involved dito. Ito po ay si Liliana Veronica Padua, isang Filipina. Hindi po siya tinuring na biktima. Siya po ay inaresto para panagutin sa kasong ito. So parang hindi po yata tama na sabihin na pag nagkakaroon ng panghuli o pang-re-rate, eh lahat po ng Filipino ay itinuturing na biktima at binibigyan pa ng ayuda. So nangyari, every single time, kapag meron kayong tumari, lahat ng mga Pilipino, agad-agad, pinapawi. Of course, I know na meron mga biktima sa kanila. Of course. Ayan mga kaibigan, lahat lamang pagbibintang. Saan kaya kumukuha ng idea ito si Rocky Tulfo? Diba? Di, hindi na nahiya. Wala naman siyang binubulat-lat ng mga ebidensya sa mga sinasabi niya. Lahat lamang talaga sinasabi niya, hindi ko alam kung saan niya, saan galing yung mga idea na yan. Eka nga, bago magsalita, dapat merong ebidensya kasi senador ka ho. Nakakahiya yung ginagawa mo. Nakakahiya sa mga bumoto sa iyo na milyon-milyon. Inaasahan ka na magiging maayos kang mambabatas. Pero mukha yatang binabali mo lahat ng batas at kumukontra ka sa lahat. Sinisiraan mo ang pamahalaan natin. Sinisiraan mo ang mga ahensya ng ating pamahalaan. Kapag sinira mo kasi ang ahensya ng pamahalaan, masisira syempre ang ating gobyerno. So ikaw ho ba ay anti-government o pro-government? Bakit lahat na lamang halos paninira ang ginagawa mo nang wala ka naman na may pinapakita ng mga ebidensya? Ayan si Attorney Claire. Malinaw na ipinakita sa iyo, may ebidensya siya. At kumukontra siya sa mga sinasabi mo. Na pinapaalis na lamang yung mga Pilipina tuwing merong ginagawang raid. Para bang inililigtas yung lahat ng Pilipina? Meron na. Merong mga nakasuhan na mga Pilipina. Din, nakasabwat. At nagkasala. So paano ho niyo maipapaliwanag ang lahat ng ito? Na halos lahat ng sinabi mo dyan sa pagpapreskon mo ay halos lahat merong mali. Lahat lamang halos pag-aakusa, pagbibintang at paninira. Mga kababayan, magising na ho. Huwag nang magpapaniwala sa mga ganitong klase. Kasi lalo na ito, ang nakita ko dito yung pagpapreskon niya mga kaibigan. Para siyang nangangampan niya na masyado pang maaga para kuhanin ang loob ng mga tao. Dahil lamang sa pagreklamo ng na-scam na isang kano na binigyan niyo ho ng $5,000 o 275,000 pesos. Diba? Eh, sobrang pag-grandstand ito. Kawawa yung mga kababayan natin, mga kababayan ko, na mga ordinaryong mamamayang Pilipino na napapaniwala mo, Senator Rocky Tulfo. Pag-aralan mong mabuti yung mga sinasabi mo kasi nandiyan ka sa harap ng press. Maraming makakapanood. Kawawa yung mga bumoto sa'yo na umaasa. Akala nila maayos kang leader, maayos kang mambabatas. So yan na po mga kabigan. Maraming salamat, Attorney Claire Castro, sa napakagandang paliwanag mo po. At dahil dito, maraming mga tao ang nabubuksan ng isipan, nadadagdagan ng kanilang kaalaman. At syempre, hindi na sila papayag na maging uto-uto pa. So ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay.